Ayan, what's up mga ka-zoomers, mga ka-wisdom, and mga ka-FB Live. Hello, hello, hello sa ating lahat. My name is Sir J. Lord Casalia and I'm also called as Teacher Bess. Good evening, good morning, and whatever part of the day na napapanood niyo po ang ating mga wisdom mula kay Teacher Bess FB Premiere. Kumusta po kayo and hoping na kayo po ay okay no okay ngayon sa ating kinalalagyan. By the way, I'm a motivator, I'm a leader, I'm a coach, I'm a teacher, I'm a friend, I'm a kuya and a fellow learner. Ayan, so talaga pong dito po sa ating mga wisdom mula kay Teacher Bess. Call me whatever you are comfortable with, Kuya Bess, Teacher Bess, Sir Bess, or whatever. And by the way, I'm a disciple of Dr. John Maxwell. I'm a graduate of Million Leaders Mandate from Equip. Kaya naman po, bakit nagtataka kayo kung laging kay Dr. John Maxwell na mga quotes ang ating ginagamit dito sa mga wisdom mula kay Teacher Bess? It's because I'm a disciple of Dr. John Maxwell and I actually got my certification in Equip program by Ohio Christian University, finishing Equip 1, 2, and 3 in 2017. Ayan, so actually, ito pong ating lesson na tinatalakay, yung serye na tinatalakay natin ngayon is part of the Million Leaders Mandate Notebook 3 ni Dr. John Maxwell. And I would like to credit Dr. John Maxwell in this program. Ayan. So, mga wisdom mula kay Teacher Bess was made to help you grow and become a kind of person reaching the highest potential through the wisdom God gave you. Totoo naman po na talagang binigyan po tayo, pinagkatiwalaan tayo ng karunungan. So, our aim is to raise an army of leaders who are responsible and godly, equipped to lead in schools, offices, business, charity groups, and the corporate. By the way, we are on the fourth premiere na ng ating FB premiere and natutuwa po ako because our videos are performing well and we're able to reach Filipinos dito sa Pilipinas and abroad outside the Philippines through the mentorship program of mga wisdom mula kay Teacher Bess. We are able to reach na 100 plus subscribers in YouTube. Maraming salamat po for subscribing our channel. And also, we have some 745 followers na in FB. Tulungan nyo po ako. Help us spread the word. Palaganapin po natin itong ating mga wisdom mula kay Teacher Bess para marami po ang matuto. Free! Ayan, marami matuto. Free every Sunday, 7 PM po dito sa ating programa. Okay! Para sa ating question of the day, ayan, sino ang iyong leader at ano ang katangiang maipagmamalaki mo sa iyong leader? Ayan, mag-message na po tayo sa ating comment box so that we could be able to read. And if I am not able to read dito po sa live, we will respond to your comments dito po sa ating FB Live ngayong gabing ito. Ayan, so bago po natin balikan yung mga questions of the yung ating sagot sa ating question of the day, we will be greeting some of our friends who are watching right now. Okay, gusto ko pong i-greet at i-shout out ang aking mga teacher nung ako ay high school na nanonood din po dito, si Sir Percy Amorado. Hello po, welcome po sa ating mga wisdom mula kay Teacher Bess, kay Ma'am Marilu Pantoja. Ayan, mga advisors ko po sila, ayan. Si Sir Mark Samonte na very avid po talaga pag lagi po nag-share. Maraming salamat po. Thank you so much. Okay, kay Ma'am Jeanette Del Rosario. Sa wakas, andito ka na. Ayan, okay. Si Sir Ronnie Frando, way dun sa Vigan. Ayan, nanonood siya mula sa Vigan. Maraming salamat po and hoping na safe kayo dyan. Kay Ma'am Lorna Amor Apolinario, hello, hello po. Ayan. Also, we would like to greet Ma'am Lorna Apolinario, Ma'am Liz Omagatas, Ma'am Candy dyan sa Baguio, Ma'am Emeline and Sir Frank Uitesi. Hello, hello po sa inyo. Okay, nanonood din po si Sir Chris Villanueva Valderrama, Ma'am Grace Guillermo. Hello po ang Laguna ng mga tanim ninyo. Ayan. Si Sir Roger Bernas nandito rin at nanonood. Si Sir Erwin Salilin, hello po. Maraming salamat for your mentorship, for your support, and for your tips para mas mapabuti natin ang ating Zoom na ito.
Okay, we want to greet also our mga taga-subaybay dito. Si Ma'am Lucy Heramis, ayan. Kay Ma'am Honey, ayan. Kay Ate Honey pala. Kay Ate Honey Kires, dyan sa Kalamba, hello po. Aking inaanak, Randy Abakan, hello din. Okay, si Ma'am Roslyn Kadag, hello, hello po. At saka si DJ Alona de la Cruz Natividad, hello din sa iyo dyan. Hoping na safe kayo dyan. Okay, nakikinig din at nanonood sa ating FB Live ang family na aking kapatid. Si Jeremy Casalia, si Vanji Casalia at ang kanilang mga anak, hello, hello sa inyong lahat dyan. Okay, ayan, batiin din po natin si Enrique Cruz, ayan, si Kuya Rick dyan sa Kainta. Si Teacher Marie Bumwela, hello po at salamat po sa inyong hindi lamang panonood kundi pag-screenshot din sa ating mga lessons at ipinopost niyo rin po sa Facebook para marami ang mas makalam at matuto. Hello po sa inyo. Nanonood din ang aking nanay, Nila Casalia, hello po. Inay, and hoping na safe kayo dyan ng tatay sa Mindoro. Si Kuya Bingbong Rivera, hello po. Si Ma Margaret ko, hello din po. Sir Eddie Reblora, Tito Tabukilde, ayan. Ma'am Cyril Paga, si Ma'am Wilma Jordan, si Ma'am Luvi Pascua, si Pastor Roderick Principe, hello po. Magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Kasama din nating nanonood si Sunny Belza, Elmo Malbog, ayan, si Ma'am Aileen Vecino, si Ma'am Josie Mislay, dyan sa Baguio, hello po. Si Sir Joey Guillermo, ayan, maraming salamat sa patuloy na pag-share sa inyong mga groups, ayan, ng ating mga wisdom mula kay Teacher Bess, kay Sir Romel Caneda, kay Sir Eugene Baidal, kay Ma'am Susan Tumahig, at kay Ma'am Jennifer Galilio, hello po. Nakasubaybay din sa ating mga wisdom mula kay Teacher Bess ngayong gabing ito, si Ma'am Alice Aparese, si Sir Ed Bequilio, si Pastor Mar Abalos, ayan, hello po, kay Ma'am Elisa Calma, kay Ma'am Sheila Uy, sa Bohol, ayan, kay Ma'am Lilibet Canas, kay Ma'am Candy, kay Ma'am Lorna Apolinario, kay Sir Rafael Arellano. At dabi po ng ating mga viewers dito and parami po po ng parami habang tumatagal ang ating FB Live. So maraming salamat po sa inyo. Ganon din kay Ma'am Maricel Polinar, kay Gloria Pedron, hello po, kay Ma'am Maki Adana, kay Sir Henry Quezon, kay Ma'am Maricel Castañeda, kay Sir Derek Inso, ayan, Sir Ion, hello po. Also kay Ma'am Nelda Marcaida, Ma'am Jean Pelias, kay Ma'am Cynthia Aureliana, ayan, and also kay Ma'am Lisa Magatas, kay Ma'am Fe Dolot, kay Ma'am Monica Cabrera, and kay Sir Justdado Apilinario, Sir Dudes, hello po. Ayan, sobrang dami po talaga ng ating viewers and maraming salamat po sa inyo pong pagpapa-shoutout. Okay, balikan po natin yung ating question of the day. Sino ang iyong leader at ano ang katangiang may pagmamalaki mo sa iyong leader? Basa-basa muna tayo ng mga comment. Ayan. Okay, eto. Basahin natin, sabi ni Sir, ni Kuya JR, ni Teach JR. Sa akin, ang leader na nilulook up ko ay yung aking tatay. Yung tatay ko, ang galing niya kasi makisama sa mga tao. Very cool. Thumbs up ako dyan. Ang galing. Basahin din natin yung kay comment ni Ma'am Lisa Daresa. Ang kanya daw namang leader ay ang kanyang mamagulang. Despite and in spite of life situation, they patiently did their responsibility in a consistent basis. And as a leader, she possesses the qualities of being patient, responsible, and consistent. Okay, 2 thumbs up! Okay, eto naman po ang comment ni Teach Joyce. Salamat, Teach Joyce. Okay, ang kanya daw namang leader na hinahangaan ay ang kanyang victory leader na si Sugar. Hello, Sugar. Her life has been a testimony to many especially with single women. I admire her for being passionate and
having a humble heart, always seeking the Lord and deciding to obey Him no matter what. Ayan. That was very inspiring for me. Ayan. Ayun po yan kay Teach Joyce. Okay, basahin din natin itong comment ni Sir Joey Guillermo. Ayan, sabi ni Sir Joey Guillermo, I should say our Lord, the perfect leader. But on my immediate circle, my business mentors po ang aking hinahangaan. They are smart and hardworking. They have belief and faith in what God gave them, their skills, their talent, and influence. Galing naman. Okay. Eto pa, isa pang comment mula kay Ma'am Elisa Calma. Sabi naman po niya, ako, I do salute my parents. They mold us like a very responsible person. For me, they are a good leader. Another one is my mentor, Ate Johnny. Makulit, but I know she want us to become a good leader. Ganyan po talaga ang mga leader, minsan makulit. Okay, pero makakatulong po sa atin. I do appreciate her effort. Okay, ayan. Maraming salamat po sa inyong pag-view at sa ating pag-comment sa ating question of the day. Huwag niyo pong kakalimutang isubscribe ang ating FB page. Ayan, mga wisdom mula kay Teacher Best. Diyan niyo po malalaman yung ating mga notifications and announcement, mga schedules ng ating mga wisdom mula kay Teacher Best. Para huwag niyo pong mamimiss at huwag niyo pong makakalimutan. At huwag po kayong makaliban sa ating mga FB lives. Don't also forget to subscribe our YouTube. Ayan, sabi ko nga po kanina, 100 plus na yung ating subscribers and growing po. So, salamat po sa inyong pag-support in our YouTube. Meron po tayong playlist na kung saan, kung gusto niyo pong makinig buong maghapon, sunod-sunod po yan ng mga videos. Ang length lang po niyan, usually 5 minutes lang po. So, pwede mo po siyang pakinggan na playlist or pwede rin naman araw-araw isa-isang video para po inspired po kayo all throughout the day. Ayan, so maraming salamat for all these things na inyo po talagang undying support sa ating mga wisdom mula kay Teacher Best. And ngayon po, we'll be proceeding with our training na, with our topic for today. Ayan, at ang topic po natin is what every leader should know about people. This is actually the part 2 of our mga wisdom mula kay Teacher Best series. Ayan, nung nakaraang linggo po ay pinasadahan po natin yung mga points na crucial po for us to understand about what every leader should know about their people. So, ngayon po, we'll be continuing this topic. Okay, and ready na po ba kayo? Ready na po tayong lahat? So, let's do a clap para po talagang buhay na buhay po tayo. Okay. Ayan, so let's proceed with our slides this evening. What every leader should know about people. And sabi ko nga po nung nakaraang linggo, which I continually say whenever I teach leadership, that ito po, sabi po dito, the true measure of leadership is influence. Nothing more, nothing less. And trivia po muna, pagpag-usapan natin yung measure, alam niyo po ba yung word na canon, yung pong very, very common po sa atin na ginagamit po natin na terminology sa brand po ng camera, ano, canon. Ang ibig sabihin po ng canon ay measure. Ayan, and the canon of leadership is all about influence. It's nothing more or nothing less. Pag pinag-usapan po natin talaga ang leadership, ito po yung ability ng leader na makapagpabago ng isip ng kanyang mga follower. That their follower would be influenced with the thoughts, with the actions, with the character that the leader portrays. Ayan. At dahil po ang pinag-uusapan natin ay influence, therefore, the bottom line or the foundation naman po ng leadership is relationship. Kasi hindi mo po mai-influence ang tao in a long term, not until mag-establish po tayo ng relationship sa kanila. Ang pundasyon po ng leadership ay relationship. Kaya po naiiba ang leader sa boss. It's because ang boss po, after na mag-out ka sa bandiklak, eventually, the influence end.
doon sa part na iyon. Pero sa leader po, pagkatapos po mag-out sa bandy clock at meron kang leadership skills, sasamahan ka niya after they go out of the office. Tuloy-tuloy po yung influence niya sa tao because he developed the influence because of the relationship that he has with his followers. Ayan. So, in developing authentic relationship, a leader in his authentic leadership is one who assumes responsibility for the health and development of his relationship. Pag sinabi nating responsibilities, he's enabling himself to respond and to bring health and growth dun sa kanyang mga relationships sa kanyang grupo. And in terms of relationships and leadership, ito po yung importante na magiging description, magiging difference ng isang leader sa follower. Okay, let's see what a thermometer and a thermostat differs. Ano pang pagkakaiba nila? Ayan, a thermometer reads the temperature, but a thermostat sets the temperature. So, meron pong mga leader na ang attitude is just like a thermometer. Ano ba yung thermometer leadership? Yung sinusukat, di ba, ang thermometer nilalagay sa ating armpit, nilalagay sa ating bibig, to read the temperature of the body. Nire-register niya yung temperature. Some leaders are practicing thermometer leadership. Ano ibig sabihin ko nito? Yung pag nakikipag-mingle siya sa mga tao, sa kanyang mga leader, sinusukat niya lang kung ano ang health ng mga tao. If there's a problem, nire-register niya lang na merong problema. But he didn't pursue to solve or help that person solve that problem. Okay? On the other hand, a thermostat leader is someone who sets the temperature. Hindi lang niya ni-register, hindi niya lang inalam na merong problema, but gumagawa siya ng paraan para magkaroon ng improvement, para magkaroon ng pagbabago doon sa problema na kanyang pinagdaraanan. So, as a thermostat leadership, kagaya po ng, saan ba natin makikita itong mga thermostat? Well, basically, the thermostat is found in refrigerator, in the air conditioner, yung ACU natin, yung aircon natin. Ang ginagawan to, pag mainit, pinapalamig niya, ano? Tayo ba, as a leader, pinapalamig ba natin ang maiinit na ulo ng ating mga followers? At sa ating ba pakikitungo sa ating mga pasaway ng mga members, like what we have asked you the last time, tayo po ba ay nagiging thermostat sa kanila na tinutulungan natin sila na mag-grow at mag-improve doon sa kanilang mga characters. So, reviewing yung limang puntos na aking diniscuss noong nakaraang linggo, sinabi natin, ito po yung mga points na ating minention doon. Number one, that people are insecure. We need to give them confidence. Ang number one na characteristic ng ating mga followers, they are insecure. Because, sabi ko nga, may mga issues. Merong mga trust issues na encounter yung ating mga leader or yung ating mga followers all along the way. So, anong gagawin natin? Bigyan natin sila ng confidence. I-encourage natin sila. Because, ito nga po yung kasabihan, hurting people hurts people. Yung mga nasaktan na mga tao, eventually, tayo mga leader, dapat resolve tayo dun sa ating mga hurts. Kasi kung meron po tayong mga hurts, ang tendency po natin, maka-hurt din ng ibang tao. Because hurting people hurt other people. Okay? While secure people offer security to people. Yan po yung key takeaway natin doon. Okay? Second, people like to feel special. Ayan. Naalala niyo yung description ko ng mommy at saka ng sopa o laging may special, laging mayroong itlog at saka talagang merong pula sa sopa o ayan. People like to feel special at dahil gusto po nila maging special, we need to honor them. Ang key takeaway po natin dito, to deal with yourself, use your head. Pag po ang ating sarili, ang ating didisiplinahin, maging rational po tayo. Pero pag po ibang tao ang ating i-confront o i-carefront, we need to use our heart. Puso po yan. Hashtag puso. Okay. The third is, people look for a better tomorrow. Give them hope. So, kanina sabi ko, people are insecure, so we give them confidence. People wants to be special, so we need to honor them. Ngayon naman, people wants
for a better tomorrow. Lahat po tayo gusto natin na magandang kinabukasan. Kaya po tayo naghanap at nagtiwala sa ating mga leader. So as a leader, we need to give them hope. And a key takeaway natin doon, the key to today is a better belief of tomorrow. It's a belief of tomorrow. So kung gusto niyo po talagang sila po ay mag-perform, sila po ay ma-maximize ang kanilang fullest capacity, kailangan po ninyong bigyan sila ng pag-asa na mararating din ang magandang bukas. Okay? People need to be understood. That's the fourth lesson. Listen to them. Ang key takeaway natin doon, to connect with others, understand the keys to their hearts. So, pinaliwanag ko po yung understood, stood under. Ayan, naintindihan na po natin yun, and we need to listen carefully to what they say. At minsan po, hindi lang po tayo nakikinig to what they say, but also, ano po yung sinasabi ko lagi, yung reading between the lines. Ang ibig sabihin ay, alamin mo kung ano mga bagay na hindi nila sinasabi because they are the clues to open their heart. So, basahin mo po ang kanilang behavior, basahin mo ang kanilang gesture, basahin mo ang kanilang expression. That might give a key to what is need to be revealed in their hearts. Ayan. And the fifth one, people lack direction. We need to navigate for them. So, dahil hindi po nila alam kung saan sila papunta, marami ay lost. Marami ay naghahanap ng somebody to give them a direction. As a leader, we need to provide them, we need to help them chart the course and define the path na pwede po nilang daanan para po sila ay magtagumpay. So, we will continue on. Ayan, tuloy po natin yung ating discussion. The sixth one, people are needy. And so, we need to speak to their needs first. Ayan. Marami po talagang pangangailangan ng bawat isa. At hindi naman po natin may tatanggi na hindi lang po follower ang merong needs. Lahat po tayo mayroong needs. Kaya po natin kailangan ng isa't isa. Okay? So, speak to their needs first. Kasi hindi po natin makakausap ng matino ang tao maliban resolbahin muna natin ang kalam ng sikmura. As a leader, kailangan po natin i-deal yung mga pangangailangan nila. People must be served to before they can serve others. Makakatulong po sila, makakapag-minister po sila sa ibang tao kung sila po muna na minister. Okay, ito po yung mga observations natin. Most people think their situation is unique. Di ba po pagka nasa problema po tayo, sasabihin natin sa ating sarili, ang bigat nitong problema kong ito, hindi ito maikukumpara sa iba. Ako lang meron itong problema. Yun ang feeling ng lahat ng mga followers, lahat ng mga subordinates natin. So as a leader, you need to put their people first, okay? Before the other things, before yung mga raw materials sa ating production, isipin muna natin ang tao at ano ba ang pangangailangan niya, okay? Their problems are the biggest. Pakiramdam ng tao, siya na may hawak na may pinakamalalaking problema sa mundo. But you know what? In order for you to prove that their problem is not that big and just like what the other are experiencing. Alam niyo, hindi makita ng tao yan eh. Kapag siya yung nasa loob ng box, they need other people who are outside the box to see and to tell them na yung problema na yon ay yung problema na yon ay hindi ganun kalaki. Nalalakihan lang, na-overwhelm lang yung tao dahil siya yung naandun sa gitna ng problema. So as a leader, know their people needs. Alamin mo ang mga pangangailangan nila at katagpuin hanggat kaya. Okay? Their faults should be overlooked. Ayan, ang maraming kaisipan ng mga followers, siguro dapat palagpasin na ng leader ko itong aking pagkakamali na ito. So, as a leader, we must see the total picture. Kailangan nating itingnan din. Minsan, we do not need to magnify their fault, rather magnify their capacity, their strength. Ayan. Mag-iba tayo ng perspective. Huwag natin palakihin yung mga bagay na napagkukulang ng ating mga miyembro. In the long run, as we discipline them, as we equip them, pwede natin itong deal unti-unti. Pero mas maganda, i-magnify natin yung kanilang strength at i-minifying natin. When we are seeing fault, we need to look in the telescope. Ayan. When we are seeing the strength, we need to look through the microscope. We need to magnify it. Okay. Their time is most precious. Sabi ng mga tao, importante ang aking time. So as a leader, we need to love them and help them grow. Ayan. So kahit minsan nakakaubos talaga ng patience, pero mga kapwa leader, help me
hold the rope and I will also help you hold your ropes para po makaya po natin na maging patient po sa ating mga followers. Ayan. So, in order for us to see the needs and to meet their needs, we need to see what Abraham Maslow's hierarchy of needs says. Ayan. Sabi po ni Abraham Maslow kasi, the higher needs will be realized only once the lower needs are met. At ito po yung paakyat, pataas na level of needs na kailangan po nating katagpuin sa ating mga members, sa ating mga followers. So we need to minister to them and we need to ask them paano ba tayo makakatulong sa kanila. Well, the basic needs are on the lowest of the pyramid and the self-fulfillment is on the highest. So before the downline, before the followers realize kung ano yung self-fulfillment at kung ano yung actualization ng kanilang pagiging tao, kailangan mo nilang makatagpo yung immediate needs nila. So, as a leader, we need to strategically meet their needs in a matter na very wise tayo and very careful tayo. Bakit ko sinabi very wise and very careful? Kasi there's a chance na ma-overwhelm tayo, ma-burnout tayo sa pag-meet ng needs nila. I remember yung story ng isang minister sa mga OFW nating mga kasama, mga kapwa Pilipino sa ibang bansa. Pag daw po siya ay nakikipag-meet sa mga tao at sa mga kapwa OFW at tinanong, ano ang problema? Pag sinabi mo yung ano ang problema, iiyak na, maghapon na silang magsasabi ng mga problema nila at yung pong minister na overwhelmed siya, na napapagod siya, na burnout siya, na ubusan siya ng strength sa pakakapakinig ng mga problema. So, binago niya po approach. Sabi po niya, pag nakikipag-meet siya dun sa mga OFW, ito ang tanong niya, ano ang hindi problema? Ayan, ano ang hindi problema? So, mababaguhan sa pakinig yung mga follower at yung kanyang mga binibisita, yung mga binibisit niya, and sasabihin po nung mga binibisit niya, nung mga nagko-confide sa kanya na ito po, nasisimula nilang tingnan on a brighter side ang mga bagay-bagay. So, maging matalino po tayo sa pag-meet ng needs ng ating mga followers. Okay, key number 7. Ayan, number 7 po tayo. People get emotionally low. We need to encourage them. Okay, ano po ang ibig sabihin nito? Mabilis po talagang ma-down ang ating mga members. Mabilis ma-down. Marami po tayo sa ating team ay matatampuhin. Mga mabilis, parang sibuyas, mabilis magtampo at mabilis sumama ang loob. So, we need to encourage them. What gets rewarded gets done. So, kailangan tulungan natin sila na ma-motivate at ma-increase yung self-esteem nila. There's an experiment. Years ago, an experiment was conducted to measure people's capacity to endure pain. How long could a barefoot person stand in a bucket of ice water? It was discovered that when there was someone else present offering encouragement and support, the person standing in the ice water could tolerate the pain twice as long as when there was no one present. So, ito po pala ang ruling. Ayan, ito po pala ang ruling ng motivation na kapag po merong tao, somebody who's on your side, who's really helping you and telling you kung ano po yung support niya, kung ano po yung pwede po niyang maitulong and encouraging you, mas nagtatagal po sila sa laban. So, as we are experiencing this emotional loss sa ating karanasan ngayon, we are in a pandemic, it is good that as a leader, we need to constantly ask our people, kumusta na po sila, ayan, mayroon po ba silang dinadala o mayroon po silang mga pinagdaraanan sa buhay. How about not calling them for the sake of sales, for the sake of quota, but for this time, kumustahin mo siya, paano siya makaka-survive dun sa kanyang pinagdaraanan sa mga sandaling ito. Okay, so meron akong naalala din during our high school, our college days, when our professor was discussing the principle of motivation. Meron daw isang experiment na sa psychology na ito po ay dahil sa ethical issues ay hindi pinagbawal po
Ayan, meron pong isang experiment na ginawa doon sa isang bata na nasa womb pa siya ng kanyang parents, and then nung the moment na ipanganak siya, wala pong human touch na ginawa doon sa bata. Ang ginawa po, robot po yung nag-a-assist sa kanya. Nagpapalit ng diaper, nagpapadede. You know what? After 7 days, namatay in a natural death yung bata. Bakit? Because no one touched them. So as a leader, importante po ang human touch. Importante po na dinadampi natin yung ating concern sa mga downlines natin, sa mga subordinates natin. And not only physical touch, but physical meaningful touch, but also a sort of support and encouragement to our members ay importante po para mapaglabanan po nila at ma-overcome po nila yung sitwasyon nila. Okay, number 8. Ayan, okay. Sa 8th point, people want to succeed. Help them win. Ayan. Lahat po naman gusto natin magtagumpay, ano? Kaya nga po, tayo naghanap ng leader because we want somebody to help us to succeed and to win in this course of life, in our journey. Okay. So, ang key principle natin, reach out and help others achieve their goals. Victory has 1,000 fathers, defeat is an orphan. Galing, no? Pagka victory talagang marami po talagang mga supporting things that contributed to that victory. Pero alam niyo po, pag po ang tao na bibigo, usually yung feel niya mag-isa po siya. And so at this point, we need to help them find the victory, find their way to succeed. Okay, the question is, what do this word have in common? Okay, tingnan nga po natin, ano ba ang common dito? High morale, enthusiasm, momentum, optimism, ayan, energy, excitement. Ano pong mapapansin yung common sa kanila? Well, the answer is victory. Everyone wants to be on a team that experiences victories and reaches the goal they are pursuing. And as a leader, we need to provide this to the downline, to the followers that we have. Kailangan tulungan natin sila na mag-succeed. Tulungan po natin sila na magtagumpay because kaya po tayo inilagay to foresee them, to manage them, to help them grow in their most potential is in order for us to give them the winnings. So, help them and not prevent them from succeeding. Marami po kasi mga leaders ay insecure. Ayaw po nilang ma-promote yung kanilang mga followers to become a leader. Well, a true measure of leadership is when we were able to raise up another leader in our team. So kapag po tayo ay hindi po natin na nagagawa na mapanalo, mapagwagi ang ating mga tao, they will eventually look for other leaders who could be able to give them the winnings, to give them the victory that they want in life. The purpose of leader is someone who will guide them and support them in order to reach that level. So tulungan po natin sila. Okay, 9. Ayan, we're gearing towards the end of our presentation and hoping na marami po tayong natututunan. And bago po tayo magpatuloy, gusto ko ring batiin nga pala si Arvin Jason Marquez at si Ate Art Sueng Marquez sa Barangay Puksuan, Baguio City. Hello po sa inyo. Also, Sir Ronnie Frando from Vigan, Sir Dudes Apolinario and Lorna Apolinario, ayan. And Apodoy Abunawas from Taguig, ayan. Si Ma'am Cecil Polinao sa Bohol, si Ma'am Marilu Pantoja, ayan, sa Canubing, ayan. And also, sa Calapan din, nagpapabati si Ma'am Lainisa Roldan, si Ma'am Russell Semyon ng Dasma, at si Ma'am Arlene Manuba. Hello po sa inyong lahat. Okay, number 9 po tayo. People desire relationships, provide community. Dahil po tayo ay social people, tayo po ay hindi po tayo magsusurvive na tayo lang po, nakafocus lang po sa ating sarili. Kailangan po natin ng community because in the community, we grow. Okay, so kailangan po natin ng support groups. Kailangan po natin ng mga core groups na kung saan may i-involve po tayo dahil tayo po gusto po natin ma-affiliate sa isa't isa. Okay, so ang key principle po natin dito, practice the 101% principle with people. Find the 1% you have in common with someone and give it 100% of your attention. So, ang tawag ko po dito ay Pareto Rule Amplified.
Bakit ko sinabing Pareto rule amplified? Kasi yung Pareto rule, focus on the 20% and you will be able to achieve the next 80% if you focus on that 20. So, dito naman po, focus on the 1% that is common. Yung common ground nyo, yung topos, yung marketplace nyo, yung kung saan pare-pareho po kayo. And then, in that 1%, give your 100% of your attention. Importante po sa atin ang community, importante po sa atin na meron po tayong kinabibilangan na society. May kinabibilangan po tayong groups. Sabi ko nga po, ang atin pong aim is we would be able to raise up people, raise up leaders from the groups, from the school, from the communities, from the workplace, from the corporate, from the business world. Gusto po kasi natin na yung mga tao, they can freely move in a community where they can be supported, and that's a safe group, that's a safe environment. Alam niyo po, during my youth ministry years, ang akin pong aim talaga ay mag-create ng human laboratory wherein I am observing the behavior of people inside the organization. So, dun po sa human laboratory ko ay safe. Okay? Wala pong mga mape-prejudge sila for the behavior. They can grow freely and they can make mistakes and they can be still accepted and they are free to grow to their maximum potential. So, sabi nga po ng Holy Book, and if one member suffers, all the members suffer with it. If one member is honored, all the member rejoices with it. Diba? Yung one for all for one po talaga ang ating aim, na tayo po talaga in our relationship, in our community, would be able to grow and celebrate with one another's success. And also, suffer with the other. Kapag may pinagdaraan ng mga paghihirap, sama-samang makakaranas ng paghihirap at pagtutulungang makaalis doon sa paghihirap na pinagdaraanan. That's what we provide, a safe community for them to grow. And lastly, number 10, people seek models to follow. Be an example. Alam niyo po, importante po na tayo po as a leader, we would seek modeling in our leadership, because ang mga tao they want to look for somebody to follow. And tayo po, it's actually in a practical sense of the word, when we are doing the modeling, it is more caught than taught. Mas malakas po yung ating action kaysa po dun sa ating sinasabi. Kung ano po yung sinasabi natin, sometimes pagdududahan pa nila ito, pero yung ating ginagawa, alam po nila na pwedeng-pwede po nila itong makuha. Sabi nga po natin noon, kung ano nakikita ng mga bata sa kanyang pagtanda, yun ang kanyang gagayanin. So, maging maingat po tayo. Alam niyo po, yung on my parenting, ito po lagi ang nagiging common issues na nare-raise sa atin. Yung bang bilang mga magulang, yung sinasabi natin, do what I say but do not do what I do. Anong ibig sabihin nun? Gawin mo sinasabi ko pero huwag mong gawin ang ginagawa ko. Yung parang sinasabi ng tatay o anak, huwag kang maninigarilyo. Pero siya naman naninigarilyo. Sabi, anak, huwag ka munang mag-boyfriend, huwag ka munang mag-girlfriend. Pero ang aga pa lang nag-asawa. So, importante po that we create credibility in our actions and we create integrity in our actions, that we seek to be a model to follow. Okay? Be the kind of leader that you would follow. Kung ikaw ba sa iyong sarili ang magiging leader, gugustuhin mo bang sundin ang iyong sarili? Yan, sabi nga ni Dr. John Maxwell, if you wouldn't follow yourself, why should anyone else? Bakit ba susunod yung ibang tao? Ikaw nga sa sarili mo, hindi mo mapasunod ang sarili mo. So, it is actually the bottom line, followers makes a leader. Okay, kung sabihin mo leader ka, pero paglingon mo sa likod mo, wala naman sumusunod sa iyo. Bakit? Kasi ikaw mismo sa modeling mo, medyo fail tayo. So, people needs a model to follow. Be an example. Maging mabuti po tayong tagasunod. So, here are our 10. Ayan, ito na po ang ating 10 na lessons ngayong dalawang linggong sunod ng ating session on what leaders should know about people. And ngayon pong gabing ito, this is my takeaway question. In what area of your leadership do you find yourself struggling today?
Meron ka bang mga bahagi dito sa sampung ito na parang you find yourself weak on that area? Let me pray for you at tulungan kita na mag-improve at mag-grow dun sa area na iyon. Can we bow down for a moment and let us pray? Heavenly Father, we thank you for this evening, for this 10 lessons of leadership, the most important things that leaders need to know about people. Lord, we ask for wisdom. We ask for guidance. We ask for strength. When there are areas here in this 10 na nakikita namin sa aming sarili na medyo poor pa kami, Lord, we are human and we commit mistakes. And Lord, help us grow. Help us overcome these mistakes, this weakness in leadership. And help us find somebody who would be able to mentor us and help us grow in these areas of leadership. Lord, I am feeling somebody needs right now a helping hand, a support, at parang nagigive up na, napapagod na sa kanyang pangunguna, sa pag-unawa, sa kanilang mga downlines, Lord, sa kanilang mga followers. Lord, I'm asking that you give them the strength, give them the hope, and give them a light, a path to follow on, dahil alam po namin na sa inyo lang po namin matatagpuan yon. Maraming salamat po, and those who are admitting that they are they have a weakness on this area or this field, Lord, I believe that this admission, that this realization that they have a weakness is the first key to healing, and I'm praying for complete healing and restoration to their leadership abilities. Lord, alam ko these people will be empowered more in these coming days as they follow you, as they seek for your guidance and seek for your help. Maraming salamat po, in Jesus' name, amen. Ayan, so that ends our leaders, what every leader should know. And alam ko po na kayo po ay busog na naman sa gabing ito for another learning. And so, let me pause for a while. Okay. So, what every leader should know, medyo marami po tayong nakakirot sa ating puso, ano, and alam ko po na nagsisimula na po tayong mas maging learner, mas maging, sabi ko nga po kanina, a teacher best is also a fellow learner. So, lahat po tayo dito natututo, lahat po dito na nag-aaral, and as I am teaching these things to you, mas nare-refresh sa akin, mas kailangan ko palang balikan ito at i-improve pa sa aking sarili ang mga bagay na ito. So, what's next on our lessons? Ayan, ang ganda na naman ng ating susunod na linggong topic. It's all about principles and practices for getting things done. Ayan, so marami na naman po tayong pag-uusapan sa susunod na linggo. Bakit nga ba maraming mga bagay ang hindi nagagawa? Gayong ibinigay na po natin yung instruction na gawin ito. Pag-usapan po natin ano ang mga bagay na nagiging hadlang o mga bagay na nami-miss natin kung bakit hindi natin nga ba nagagawa ang mga bagay na ito. And don't forget to subscribe our Facebook fan page at ang ating YouTube channel, Mga Wisdom Mula kay Teacher Bess. And maraming salamat po sa gabing ito. I'm hoping that everybody had a great time with Mga Wisdom Mula kay Teacher Bess. And palagi ko pong sinasabi sa inyo that the best is yet to come. And keep safe po saan man po kayo naroroon. Maraming salamat po. And good night and have a great day to everybody.